mga boy, good morning. At tanghali na pala. Punta tayo ngayon sa aking luyahan. Maggagamas tayo. Marami nang damo, di na makita yung mga luya. Yan nga pala yung mga mayana ko. Wow naman! Wow! Wow! Kasaya mo kanina, bakit ba ngayon ay walang pansinan? Ako'y naguguluan, bakit ka ganyan? Para kang sinasapian. Di makatagal sa mga titig mo, ginawa ko naman ang mga pinilin mo. Di ko mahulaan ang laman ng isip mo. Ano ba talaga yan, pwede sabihin mo? Pwede natin pag-usapan yan. Baka kulang lang sa pagkain yan. Pero minamahal kita, kahit di kita maunawaan. Basta minamahal kita, kahit na walang kapayapaan. Mahal mo rin ako, diba? Kaso nga lang kadalasan, pinag-aawayan natin ay mga bagay na wala namang kadahilanan. Di ko alam kung bakit pa napakahilig mo akong awayin kahit na nananahimik na. At bakit ba ako palaging nakikita mo? Nakikita mo, nakikita mo. Di ko alam kung bakit ba napakahilig mo akong awayin kahit na nananahimik na. At bakit ba ako palaging nakikita mo? Nakikita mo, nakikita mo. Teka, pwede bang ako naman na magbigay ng kapaliwanagan? Bago mo ko paratangan, ay hayaan mo muna na patunayan ko sa'yo hindi totoo ang mga yan. Napakatagal na natin dalawa na magkasama, bakit ba ngayon tila lumalala pa? Nasaan ang tiwala mo, nawawala ba? O baka naman talaga lumala ka, malamang sa malamang ay galit ka na naman. Kahit di ko kasalanan ay aking kagagawan, akuin ko na lang para di na mapahaba at para na rin sa'king kapakanan. Dahil kung ito na lang ang tanging paraan upang ikaw ay manatili, handa kong pagtiisang baliwala ang mga yan para sa ating pagmamahalan na naman ang dahilan. Di kita pakakawalan. Pero minamahal kita, kahit di kita maunawaan. Basta minamahal kita, kahit na walang kapayapaan. Mahal mo rin ako, diba? Kaso nga lang kadalasan, pinag-aawayan natin ay mga bagay na wala namang kadahilanan. Di ko alam kung bakit pa napakahilig mo akong awayin kahit na nananahimik na. At bakit ba ako palaging nakikita mo? Nakikita mo, nakikita mo. Di ko alam kung bakit ba napakahilig mo akong awayin kahit na nananahimik na. At bakit ba ako palaging nakikita mo? Nakikita mo, nakikita mo. Okay, mga boy, yan. Tapos na.
Ay, lumutang na yung mga luya. Yan. Ito, yan. Mga nandun, mga natatira. Puro luya yan. Yan ang aking munting luyahan. Hanggang dun, luya. Tapos dun. Mayroon pa ako dun luyan sa kabila. Sa kabila. Yan. Kailangan kasi damuhan para hindi maagawan ang sustansya ang luya ng damo. Kailangan pag magtatanim kayo ng luya, nasa tamang buwan. Buwan ng pagtatanim ng luya ay ano, mga March o April. Yan. Yan ang buwan ng pagtatanim ng luya. Hindi pwede yung mga June hanggang ano, June hanggang December di pwede kasi magtatag-ulan. Tsaka pag nagtanim kayo ng luya, bungkalin nyo ng lupa. Tapos buhaghagin. Kung may asarol kayo, o asarol o piko. Tapos pag nabungkal nyo na, ipapatong nyo lang yung luya na medyo ibabaw nyo lang ng kontetas, pero lutang yung pinakasuloy nya kung saan ang sumusuloy. Ganun ang pagtatanim ng luya. Kung may dumi kayo ng baka, kalabaw o kambing, yan pwede. Ilagay nyo muna yung dumi ng hayop, tsaka ipatong nyo yung luya para mas mataba ang lupa nya at maganda ang tubo. Tapos wag nyo dadalawin ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Wag nyo siyang pupuntahan. Yun ang ano ko sa ano, wag nyo dadalawin ng umaga, lalo pag may mahamog pa. Yan, wag na wag nyong dadalawin ang luyahan nyo. Hayaan nyo sila. Pwede mo silang dalawin mga 10 hanggang maghapon na yan. Yan, pwede nyo nang bisitahin o damuhan. Basta mga ganong oras. Tapos pag nagtanim ka pala kayo ng luya, tatakpan nyo siya ng dahon ng saging o dahon ng nyug o palapa. Tabunan nyo sila para pagdating ng tag-init o tag-ulan, hindi direkta sa bunga niya para hindi maano, madudurog, di malulusaw. Ganito po ang pagtatanim niyang ano, ilulutang nyo lang po konti, kunting tabon lang po. Yan. Kunting tabon lang yung ano, para yung suloy niya mabilis lumabas. Yan, tulad niya, no. Ganyan lang po ang pagtatanim ng luya. Ayan. Mga palapa ng nyug. Tsaka, ano, dahon ng saging. Ito. Para pag natuyo, natuyo na yung dahon ng saging o palapa na, palapa ng nyog, pwede nang dagdag patabayan sa kanila, tsaka para hindi mahukay ng mga manok. Okay, salamat mga boy. Sinare ko lang ang aking pagkalaman sa pagtatanim ng luya. Yan pa lang ang aking luyahan, kunti pa lang yan.